Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay Introduction to Exponent. So kung gusto nyong matutunan yung basics about exponent, keep on watching. So, ano nga ba ang exponent? So, ang exponent, yun yung maliit na number na nakasulat sa upper right side ng base. So, it tells the number of times the base is used as a factor. So, yung 2 natin, ito yung tinatawag natin na base. At yung 3 dito sa taas, yun yung tinatawag natin na exponent. So, itong 2 raised to 3 is equivalent to 2 times 2 times 2. Ibig sabihin, you're going to multiply 2 by itself 3 times. So, yung 2 raised to 3 is equivalent to 2 times 2 times 2. So, in a form of whole number, this is equal to 8. Kasi 2 times 2 times 2 equals 8. So, ano nga ba ang gamit ng exponent? Yung exponent, ginagamit natin yan para maisulat natin yung sobrang lalaking number. Halimbawa, yung 9 raised to 20, mahaba na siya kung isusulat natin. See? So, instead of writing this one na ganito kahaba, ginagawa na lang natin siyang exponential form. So, yun yung use ng exponent para maisulat natin yung masyadong mahabang number para mas masimplify natin siya. So, ngayon, sagutan naman natin itong ilang halimbawa na to. So, yung 2 raised to 3, nasagot na natin yan kanina. That is 8. Ayan. So, ngayon, dito naman tayo sa 5 raised to 4. Ang ibig sabihin lang yan is 5 times 5 times 5 times 5. Okay, ibig sabihin, you're going to multiply 5 by itself 4 times. So, yung 5 times 5, that is 25. Times 5, that is 125. 125 times 5, we have 625. So, ang answer natin is 625. So, instead of writing 625, pwede mo siyang gawing 5 raised to 4. So, next, we have 3 raised to 5. Ang ibig sabihin niyan ay 3 times 3 times 3 times 3 times 3. So, ibig sabihin, imu-multiply mo yung 3 by itself 5 times. So, this is equivalent to, ayan, 3 times 3 is 9, times 3 is 27, 27 times 3, we have 81, and 81 times 3, we have 243. Okay, what if naman naka-expanded form siya? So, ngayon, ang gagawin naman natin is, i-convert naman natin to into exponential form. Kasi kung mapapansin nyo, medyo mahaba siyang tingnan. So, ngayon, yung nakikita mo na iminumultiply ng paulit-ulit, yan yung ating magiging base. So, sa case na to, ang base natin ay 5. Ngayon, bibilangin mo ilang beses siya na ulit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na beses siyang naulit kaya 6 ang exponent niya. Next, ito naman, mas mahaba. So, here we have 2. Okay, 2 yung base niya. Siya yung minultiply ng paulit-ulit. Then, bilangin mo kung ilang beses siyang minultiply. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so now, meron tayong 2 raised to 9. So, next, we have 3 times 3. Oo, maiksito, pero meron tong malaking rule dito sa topic natin ngayon. So, yung 3 times 3 ay 3 raised to 2. Okay. Ayan. So, ngayon, ano ba yung mga common misconception or bakit nagkakaroon ng misconception ng mga bata sa exponent? Okay. So, number 1. Etong negative 5 raised to 2, okay, so kung kayo ay lower grade, maaring hindi pa kayo nakaka-relate dito. Pero yung mga nasa higher grade na, nakaka-relate na sila. So, halimbawa, meron tayong negative 5 raised to 2. So, ibig sabihin nito, this is equivalent to a negative of 5, ayan, times 5. Ibig sabihin, yung negative dyan, hindi siya kasama sa in-square. Kaya ang sagot dito ay negative 25. Okay, kasi commonly, naipagkakamali siya as negative 5, okay, times negative 5. Okay, minsan naipagkakamali siyang ganyan, kaya ang naisasagot sa kanya ay nagiging positive 25. So, hindi pareho yun, ha? Magkaiba sila. So, definitely, yung sagot natin na to, itong nasa baba, this is wrong. So, ang may sagot na ito is kapag yung negative 5, ayan, naka-enclose sa parenthesis,
at sa kanila lagyan natin ng square. Yon. So, yun yung magiging negative 5. Okay, times negative 5. At magiging siyang 25. Next. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung 3 raised to 2, malaki ang magiging role niyan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa exponent. So, commonly, ang mga teachers ay nagsisimula sa 2 raised to 2, kaya nagkakaroon ng idea ng bata na kung ano yung exponent, iminumultiply lang sa base. Kasi, itong 2 raised to 2 nga naman is 2 times 2. Okay? So, akala nila, minumultiply si exponent kay base, kaya 2 times 2. Kasi, kung tutuusin, pareho nga naman sila ng sagot. Pero kung sisimulan mo ang pagtuturo ng exponent na hindi magsisimula sa 2 raised to 2, definitely hindi magkakaroon ng misconception ng bata. Kasi malalaman nila na ang 3 raised to 2 pala ay 3 times 3. Ah, minumultiply mo pala ng dalawang ulit yung 3 sa sarili niya kasi 2 yung ating exponent. So ang sagot niyan ay 9. So never maiisip ng bata na ang 3 raised to 2 ay equivalent sa 3 times 2. So hindi nila yan maiisip. Hanggang sa muli ako, si Teacher Weng. Sana'y marami kayong natutunan sa akin ngayong araw na to. Kung meron kayong mga request na match tutorial video, pakilagay lang po sa comment section below at susubukan kong gawin yan. So, magkita-kita po tayo muli sa aking mga susunod na video. Bye!